Idiniposito na ng Commission on Elections sa Bangko Sentral ang source code na titiyak na gagana ng tama ang transmission router na maghahatid ng resulta ng botohan sa mga presinto sa araw ng halalan. Tinanggap ito ng BSB at binaba ito sa vault na selyado ng maraming kandidato at combination lock. Bawal ang kamera sa loob at isa lang ang media na pinasama para mag-witness sa pagdidiposito. Ayon sa COMELEC, ito na ang huli nilang source code na ilalagak sa BSB alinsunod sa batas. May mga nauna ng source code para sa ibang bahagi ng automated election system. Binago kasi nila ang source code para tiyaking maiiwasang mabulunan ang mga resulta gaya na nangyari sa nakaraang halalan. In the new scheme that the technology provider made, there's a separate queue for those undelivered packages. Hence, the courier will be able to address the other packages to be sent. So kumbaga may sariling pila yung ibang packages that will have to be delivered rather than the courier trying to deliver them all the time, which may hamper the consolidation and canvassing time. The source codes were certified by the International Certification Entity, the Pro-V&V from Alabama, USA. The Technical Evaluation Committee through the Pro-V&V has certified that this source codes are operating properly, securely, and accurately. Isang linggo bago maghalalan, 70% pa lang ng mga voters information sheet na gabay ng mga botante saan at paano boboto sa Lunes ang naipapamahagi ng COMELEC. Sa pinakahuling ulat kanina ng COMELEC, sa CAR at Region 1 pa lang 100% na distribution, habang pinakakonte sa Region 8 na 16% pa lang. Pero pwede pa rin gamitin ng Precinct Finder o pumunta sa local COMELEC. Mapupoliticize po kasi kapag pinadistribute natin sa barangay o sa LGUs, we would like to target 100%. Maybe the reason why you have not yet received indeed because nga po in Metro Manila, napakadami po kasing tao dito. We are targeting 67.4 million. Hopefully until Wednesday, you'll be able to receive your own voters information sheet. Pinaalala rin ng COMELEC na hindi kailangan ng COVID test o vaccination card para makaboto. Hindi rin kailangan ng face shield, face mask lang, pwede na. Ang mga may COVID-19 makakaboto kung nasa presinto na sila. We have Republic Act 11332. Oh. Alam naman po natin, minomonitor yung mga may COVID. At the same time, meron tayong IATF protocol. But in the event na biglang nakalabas yung binabantayan yun, ma'am, tapos pumila sa presinto, we have no choice. The electoral members, the electoral boards does not know that this person is COVID-19 positive. Tines, hindi naman siya 37.5 and above. That person will be allowed to vote. Even, ma'am, the problem is that person will be allowed to vote in his regular precinct. Pwede ang cellphones, pero paalala ni Garcia, bawal kunan ng balota. Tiniyak naman ni Casquejo na naipadala na lahat ng postal ballot sa Canada at may sapat na panahon para maibalik ito sa konsulado, kaya malabong i-extend nila ang botohan. Sa pagkaalam ko, lahat na po ng balota na ipadala na kasi voting by mail po yung Canada. So lahat po na ipadala, so meaning aabot din tayo. Aabot tayo sa election day, maipadala nila balik. Nakatutok naman ng COMELEC sa final testing and sealing ng mga vote counting machines ngayon linggo sa mga presinto sa buong bansa para makita kung may aberya ang mga makina bago ang halalan. RG Cruz, EBS-CBN News.